Ang sinulat ng aklat ni Esdras. Noong unang taon ng pamamahalan ng Haring Ciro ng Persia, tinukulban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamagitan ng Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito. Niloob ng Panginoon ng Diyos ng Panamitan na masakot ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa akin, ipagpayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinayuntulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayo muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos, lahat ng mamamayan sa lugar ng ay tutulong sa kanila. Bibigyan sila ng mga pila, ginto at iba pang kainanan, tulad ng mga hayop at mga halong kasangkapan, bukod sa pusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagan ng Diyos ng mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Juda at Benjamin, ang mga sasadore at mga libitan, at lahat ng napumaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulong ng mga mamamayan sa lupayang pinigyan ng nila. Bibigyan sila ng mga pila at ginto, bibigyan din sila ng hayop at namahalang kasangkapan bukod sa pusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nangingapin tayo ng Diyos sa Tasyon at ibalik ang nangyaring kasaysayan para isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang na si Awi. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong ngipit? Dakila ng masasabi, ang binira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, nagala ay ginawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paano inuulan niya ang mga tuyong tapis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Sila mga nagbubukid na nagtapis
kami na mga luha, na may luha. Bayaan mo na mag-aming masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsinhayang dalay binit na nananis, ay aawit na may gala, dalay aming pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po. Diyos ang siyang matanggap. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong walang yung sinabi ni Jesus sa mga tao, walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tataklubang ng banga at ilalagay lamang sa ilalim ng daan. Sa halip, inilalagay ito sa dalagang patuman upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang tatatong na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyan. Kaya pagbubihin ninyo ang inyong pakikinig, sabagat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalis at pati ang inaakala na nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang patuloy na panay na pinapahayag ng buong kapal na gamitin natin ng maayos ang mga bagay na ipinagkaloob mo sa atin. Katulad na liwanag. Liwanag ay para tumanglaw sa mga nasa katiliman. Nilalagay sa dapat ng patuman para maging gabay ng lahat. Kaya ito yung bahagi rito na tayo hinahamon sa mga kapanahonan na ito na tunay na maging ilaw para sa iba, maging mga modelo at yung mga buhay ang days, ang kapanahonan na ito yung kapanahonan na naghahanap ng mga modelo, naghahanap ng matutulalan kasi hindi nila alam kung paano ba tutulad sa pangyayan ay pinapahalan ng poong may kapal. So, hindi naman tayo perfecto. Pero may mga kapatid natin na gustong magabayan. Wala namang kumagabay. Well, mayroon tayong mga santo at santa. Kaya lang, sabi na natin yung mga buhay ng 50 years ago, pinakamalapit ang natin ngayon ng mga santa at santa. Si Pope John Paul II, si Maria Teresa ng Calcuta, at yung mga gawa ko natin yung madaling na-canonize ng mga banal. Kaya rin iba ay 50 years ago, pinakamalapit. Yung iba pa nga ay millennial na, no? Ang pagitan sa mga hindi ko.
ay makita po natin na ilang taong taon ang nakalilipas. At kahit na po yung Hipokyan po the 7, si Santa Maria, Santa Teresita ng Calcuta, Teresa ng Calcuta, ay may mga iba na hindi rin siya nakikilala. Yun ay malapit na. Pero yun sa doon, may mga bahagi na doon na ilatag natin ang ating liwanag para tularan ang iba. Ito ang sabi ni Father, hindi kaya naman tayo nagyayang. Di ba po yung pagyayabang? Yung pagyayabang. Pagyayabang ay you exaggerate things. Ginagawa ang superlatives ang mga bagay na nangyari sa'yo. So, yun lang mismong bahagi ng ating pagkilos. Kasi yun ang nangyari ngayon ng pagkilos eh. Anong bagay yung pwedeng matulad ang ating kapitbahay sa atin? Kung paano ba sumunod sa kalooban ng Diyos. So ito po yung pagkakataon na kung saan ay idulog natin sa panang po ng kapal. Maging bahagi po ng ating pagkilos ng sa ganong po yung iba natin mga kapwa pananampalataya ay matularan yung ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun yung pinakamalapit na hamon. Sunod managal na ipakilala natin yung mga banal katulad ng ating patron na bahagi. Kaya ang pinakailangan din ay isa rin sa mga pagkilos natin na makita natin, no? Ay isa rin pamamaraan ay sabi ko nga ay isang pagkakakilala rin po rin sa pamamagitan din mismo ng ating debosyon sa mga pagkilos, no? Na nananais natin na masabi ang ato, ito yung pamamahal na pinakita ang ibawa po ni San Martin de Porres. Kaya nga, yun yung patuloy natin hamon. Ako naman po ay natutuwa kasi kahapon ang pinausap ako ng Knights of Columbus na may programa sila. Kaya sabi ko ay sana po ay mapokus natin yung ating attention sa mga may sakit o sa mga nadaalaga sa mga may sakit. Kahit na mali, yung kanilang nais ng ngayong programa ay kasama sila po sa Lady Mr. Tobolo Communion sa pagbibigay ng komunyon ay magbibigay sila ng konti lang, biscuit, ng towel, na tulong na nakita nilang pangilakan ng may sakit. No? Ay, sabi pa na may isang pula mo ngayon. Kasi meron tayong 25 na sinusubuan ng mga may sakit. Mga ganun maliit na programa. Ay, hindi natin kinakailangan na magsimula ka na ng malaki. Kasi kapag magsimula tayo ng malaki, wala tayong masisipulan. We start with concrete. Concrete, katulad naman. Sabi ay patulad lang, work 110, bawat isang may sakit. Tutulungan namin. Magaling. At maging bahay. So, yung mga dalawang klase ng pagkilos na nakatutok maliit lang, hindi naman natin kinakana na tayo maging si Superman. Kasi yun yung bahagi na kung saan yung nakita ko natin.
Kaya ano, mag-ilagay yung liwanag para sa talagang kanyang patuman, para magbigay ng liwanag sa iba. No? Yun yung patuloy na hamon ay pinapapanig ng Bobo. Kapitusin ko ay yung pananampalataya. Ang isang pananampalataya na kung saan ay ang purpose ay ano, a man for others, a woman for others. Nagbibigay ng sarili, hindi makasarili. Kaya ito yung bahagi yun na kung saan ay tinawag sa atin ng Pope Papa. Maging matatawag na kung saan ang sarili ito ay yun. Isa po sa mga programa na magutukan natin, no? Lalo-lalo na ako sa para sa mga masakit. Pwede naman tayo magkaroon ng ibang programa, no? Para sa iba. Pero yun po yung hamon ay pinamamangit ng puno na pala. Magbigay tayo ng liwanag. Magbigay tayo ng liwanag. Na huwag natin hayaan na manatili sila sa kadiliman. Kaya nga, kapag ginagawa natin, ang sabi ni Jesus, ang mayroon ay bibigyan pa. Pero yung wala, yung inakala ng mayroon sa kanya, aalisin pa. Di ba kayo? Ay, hindi niya naman ginagamit. Hindi naman nakapakinabangan ang iba. Hindi nakatutugon sa parayan ng pumulikapan. Halit na tayo ay para sa pangangalaga ng bawat isa at tayo ay mangalaga ng bawat isa. Yan po yung bahagi na kung saan ay tulad ng pasimula ng ating pagdiriwang ng isa, wala akong makakamalit na ang iyong mga utos ay nakabase sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa.
Manalangin ko yung mga kamatid ng mga pag-aaral na pinagalanggan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sa kayanay ng banal. Amalangin mo. Lunod ka, maawain mo ang kalugdan ng mga alay ng mga sumbayanan. O bang inaiwagan namin namin pananampalataya ng ating bayan, hayaan ka po namin sa banal na pagkinabang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo at kasama ng Diyos. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa puso ng puso ay Diyos. Ipinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama namin matapag tunay ng marapat na ikaw ay aming kasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo namin pangalubang na magbagang kanyang loob, siya pagkakamalinig tao sa nasunong pagpeg, nilabuti ko siya ay panganak na pero mukod mong pinagpanal sa mapala ko. Siya lagi na hindi kamatayan kami na doon na namatay mong anak sa pagkakoy ng kamatay niyang binuhay, upang paugnalan natin sa luwag ng buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nasisiawin ng papuling sa iyo na walang payo sa kalangitan, kami nagtutunin sa iyo kadakila. Santo, 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 ngayon din naman ang natapos sa mabunan niya wako ng halos sa dito niyang pinasalaman. Inubot niyang halos sa katang mga lagay ng sinabi. Ang batid ng lahat ito ay inubot ang halos ng aking dugo ng pangyo at ilang pinagipat. Ang aking dugo ay ibuhos para sa ito at para sa lahat. Sa kapag napatawag ng halos sila, gawin niyo ito sa pag-alaala. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa natin ng paglalas sa kapatid.
natin ang pagkabuhay ng maraming kalinan mo sa iyo, ang pinapay mo ng bibigay buhay at ang kalos ng kakaroon ng kaligtas. Kami na po ang pasalaman niya gabi ang niyarapan sa mga sarap mo para magustod sa iyo. Ipinasama na ang kami magsasalo-salo sa katawan ng Diyo ni Kristo ay mapaglog sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, binabot mo ng simbahan na dahil sa buong daigdig sa susunod ko na sa pag-ibig kaysa ng Francis ni Benaventura, anak na ng kapalaan. Alalaan ko rin ang mga kapatid namin na hindi ang ipag-asa sa daigdig ng huling buhay sa hindi ng lahat ng mga kumama. Kawa ko sila sa muling sa iyo kayo na nagkawa sa mga pangit ng lahat ng mga sala sa iyo buhay ng ulang wakas. Kaysa na pahamad ay ang narinig ng Diyos. Isa na siya na kanyang esposo, na mga apostol, isa na pinang lahat ng mga banal na buhay din sa daigdig ng kaligod-ibig sa iyo. May pag-iwag mo namin ng pagpupuri sa karanaman sa mga pagbibigay ng anak na aming Panginoon, Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng sa kanyang lahat ng pangangpatuloy sa iyo, Diyos na mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng Diyos. Amen. Thank you.
mapapalag na mga inahangiyahan sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo. Magsiluhod po tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bubuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pangitutugon, Panginoon, hinihingi niyo ang nagdaragdam ng kalooban. Para sa mga nakakaranas ng sakit at hapis dahil sa karansan at krimen. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karansan na kapwa ng ipagtunggal sa galing at puo na kanilang nararanasan. Para sa basag-basag namin sa katauhan na ipinangapos ng hangarin magiging gabi. Para sa aming sugatang lipunan na ibinigaw ng ilusyong dapat kumigilin ang buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama natin sa Diyos, tulungan mo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong kumakayod sa marahas na pagbibigyan ti. Para magkaroon ng panahindigang kilalanin at itatuloy ang dangal ng lahat ng mga tao. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukaan, kawalan at karungan, at kakulangan ng edukasyon ng hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at haba ang maging daan upang maisa ng pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karakasan.
para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dahil ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo, Ama ng Habag, hinahayaan mo tumatak at ulan sa mga matulig at hindi matulig. Bigyan mo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magpakalapin na tulad nyo, kahit sa mga tao na tumulong sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ang lumalaglag ang isang matinding hangarin na magiganti at isulong na punuin ang destro. Ginagamit ang panawagan sa pagkaroon ng makarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hinihingi niya ang pagtagumpayan kayo ng pagpapuot. Tulungan niyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karasan upang ang walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na nagpagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa kakarunan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kami kung Diyos laban sa kamatayang ginagawang bigay ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kami paguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karanasan at manatili ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng pamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Palungsod, San Pablo Unang Karmitanyo, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama namin ang pagmahal at ang pinagpagsala mo sa banal at ay pinamang ng patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming pinanggap ay siya namang umiral sa pamuhay ng mga araw-araw. Bunga namin pagtubos na aming pagtubos na aming ipinagdiriwang sa mga pagigan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng Diyan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Magpalaan kayo ng nakapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.